Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito po yung latest video na inilabas po ni Ibiang, mga kaldab, na kung saan sa kanyang Instagram account, mga kaldab. Sa mga magre-react niyan, Mr. Destiny, dapat hindi mo na binabalita yan. Pinapasikat mo na naman si Mr. Spotted, ikaw rin yung gumagawa ng mga ganyan para pag-usapan. Dapat Aldab Nation lang po tayo, dapat dito lang po tayo pumokus, dapat yung mga bagay na ganyan hindi mo na ina-update, kasi nakakaasar lang, nakakainis kapag may mga bagay na ganyan, etc. Dapat Aldab ka lang. Well, sa punto na yan, mga kaldab, nire-respeto ko naman po kayo at ginagalang. Sinabi ko naman po dito sa channel natin na kumbaga lahat ng mga kaganapan kailangan nyong malaman. Pabor man po sa atin o hindi, kailangan lang po updated po kayo. Di po ba? Wala naman pong masama sa mga pinapakita natin. Kumbaga, ito para lang po sa kaalaman ng lahat, kasi baka magulat na naman kayo. Alam nyo na naman kasi marami magre-react po sa mga ina-update natin na may nag-post na naman Mr. Destiny, di po ba? At least aware po kayo ano man po yung sabihin nila. Alam po ninyo yung ibig nilang sabihin. Kasi sigurado naman po kakalat at kakalat to, mga kaldab. Medyo updated lang po tayo. Di po ba? Kasi bukas sa makalawa talagang trending na. Magugulat na lang po kayo, may mukha na po ni Mengay. O malamang nakasakay na sa likod dyan si Mengay. Di po ba? Inaano ko lang po kayo, inaabisuhan ko lang para lang po sa kaalaman ng lahat na nagpapakalat na nagbabakasyon din po raw uno ang pamilya Spotted sa Japan kasama nga po si Ibiang, mga kaldab. Pero marami naman nagsasabi nasa Taiwan po sila, wala sa Osaka, etc. Ang dami pong mga senaryo, kaya ko nga po pinapakita itong video na to at yung mga caption para lang masabi sa inyo, para lang malaman po ninyo na may mga ganitong kaganapan na kumbaga kung pag-uusapan lang talagang mapapaisip po kayo, di po ba? Ako, mga kaldab, sabi ko nga po may mga bagay-bagay na hindi natin alam kung bakit po nangyayari yung mga ganito, bakit kaya nag-post si Ibiang ng nasa Japan sila samantalang nandito naman po sa Pilipinas si Mr. Spotted. Nasa Barangay Sinas nga po daw siya at namimigay, mga kaldab. Tapos may mga photos pa po na kasama siya sa pelikulang Topak, mga kaldab, na nagpo-promote. Ito isa na lang po ito. Siguro taktika rin po ito para mag-promote sila. Siguro taktika na rin po ito dahil kung titignan nyo po yung mga page po ni Mr. Spotted, bukod po rito makikita nyo yung pagpo-promote makikita nyo na Mr. Destiny, parang parang ganito, parang ganyan, di po ba? At least dito na nyo na sa channel ko unang nakita. Depende na lang po sa mga magre-react, depende na lang po sa mga magko-komento, bakit nga po ba sumasabay si Ibiang sa mga post ni Richard Polkerson sa Japan, bakit kailangan niya, kung nung nakaraan pa po ba ito, matagal pa po ito. Depende po, mga kaldab. Dahil nga po mga post nila, hindi mo masasabing latest, hindi mo rin masasabi na luma, di po ba? Kumbaga, hindi natin alam kung kailan nga po ba ito kinunan, kahapon ba, kanina lang hapon. Depende po, mga kaldab, kasi marami po talagang post si Congressman Spotted na namimigay po siya. Alam nyo naman po, pagdating sa mga ganyan, baka syempre Mr. Destiny, mga artista, mabilis lang magbihis yan, nakasetup na yan, naalis na, baka ang flight nga nila hapon. Kasi si Richard Polkerson, di ba, hapon na nga po pumunta. Pero bakit po sa video na to parang hindi pa masyado madilim, di po ba? Well, sa punto na yan, mahirap po talaga mag-react dahil yung mga video, mga kaldab, hindi natin alam kung naklaro nga po ba ito, kung imbestigan pa naman po natin yan at katulong ko po kayo sa pag-iimbestiga ng mga bagay na yan, di po ba? Kaya nga po wala si Mengay hindi rin sila makapag-react, hindi rin sila makapag-komento kasi mababas din po di po ba, yung Itbulaga etc. hindi nila masabi nasa Japan si Mengay, sa pool sila,
Di po ba? Kaya nga po yung main fanatic sa Tarmin hindi po makapag-react na nasa Japan si Mengge, kasi sila na po yung nagsabi. Sila na po yung nag-react na nandito lang sa Pilipinas si Mengge, hindi umaalis ng Japan, etc., etc. Di po ba? Kaya po hindi nila masabi ngayon na naandyan din si Mengge sa Japan. Although maglalabas na mga edited picture, edited video, tapos sasabihin nila ito na. Ganun naman po sila kabitter eh. Sinasamantala ko lang to kasi alam ko mamaya bukas eh talagang trending na to. Pinagpipiestahan na ng mga army at main fanatics. Post to ni Ibiang ha, sa mga hindi pa po nakakaalam niyan, mga ka-aldab, makikita at makikita nyo yan. Kaya nga po sinasabi ko to, baka kasi may mag-react sa akin, dapat hindi mo na in-upload yan, Mr. Destiny. Dapat hindi mo na ginawa ng content yan para kumbaga pinapasikat mo lang. Hindi po, talagang gagawin at gagawin po ito ng karamihan. Antayin nyo, may mga website na lalabas dyan, lalo na po yung Avante ngayon, di po ba? Number one yan, tapos Passion Police, Pep Magazine, Rappler, tapos Inquirer.net, Inquirer Philippines, di po ba? Philippine Star, ang dami na po niyan, pagpipiestahan na po ito. Sinasabi ko lang po ito habang maaga pa, na gagawa't gagawa po sila na naman ng milagro. Pero dito naman po mga kalda, binasag na po natin sila. At least nauna na po tayo. Kumalat mo niyan, kumalat man niyan mga kalda, eh aware na po kayo, hindi na po kayo mapapaisip pa. Oo, nakita ko na yan, naipaliwanag na ni Mr. Destiny yan. Kaya nga nagtataka kami, bakit sumabay siya sa mga latest post ni Daddy Bay, sa mga post ni Alden, ni Risa, ni Angel, pamilya, dahil nga po ba napag-iiwanan siya? Dahil nga po ba kailangan nilang gawin to? Dahil nga po malapit nang ipalabas ang pelikula nila? Siyempre, magpo-promote yan mga kaalda, pero wala naman pong tatangkilik dyan eh. Kumbaga, di po ba? Hindi naman, although sabihin natin na, oh, Mr. Destiny, nakakuha siya ng award. Wala rin mang silbi ang award kung ang producer mo lugi. Hindi naman po mababa, may po pwedeng ipalit sa pera yan eh. Kung million po yung ginastos, pagkatapos 100,000 lang yung bumalik, pero nanalo ka, useless dang. O di po ba? Useless din. Oo, magkakaroon ka ng, makikilala ka ng award, makakakuha ka ng simpatya sa mga tao, pero hindi ka nagagawa, hindi na siya susundutan pa ng palabas. Ibig kong sabihin, hindi na po siya gagawa pa ng kasunod, kasi lugi na eh. Di po ba? Lugi na yung producer eh. Di po ba? Real talk to mga kaldab. Sinasabi ko lang po sa inyo yung katotohanan. Katotohanan na may mga bagay-bagay po sa social media na kailangang gamitin yung isang tao. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung latest updates natin mga kaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, pagkatapos mong panoorin. Salamat po sa panonood at pakikinig.